Hi guys, this is your JP Bagtas. Intro, pasok. 1, 2, 3, fuck it. For today's video, gagawa tayo ng house tour kung saan ipapasyal ko kayo sa aming munting tahanan. Simple lang siya guys, sana ma-appreciate nyo. Hindi ko pinagyayabang, isa ako sa mga proud na pinapakita yung ganitong pagkakataon na dapat maging proud tayo sa anumang meron tayo sa buhay natin. Kaya, sasama ko kayo, tara! Ngayon guys, umpisa natin sa labas ng aming bahay kung saan merong mga halaman. Eto, pakita natin yung halaman. Eto. Dito si Mama, mahilig siya sa halaman. Sa susunod siguro magiging plantitos na rin ako. Sa sobrang daming halaman ni Mama, pati dyan sa labas, nalagyan niya na rin. Yan. Ito yung munti naming sari-sari store. Oh my god! Wow! Ito. Hinati namin siya dati. Tambayan to. Ngayon naging tindahan na rin siya. Ngayon papasok tayo sa aming tindahan. Tara, samahan niyo ako. Bali, andito pa yung ibang halaman ni Mama. What? Ayan, makikita niyo siya. Sobrang dami. Ngayon, pasokan na natin yung aming tindahan. Tara, susyo lang ilaw. Ay wala, nasa labas, nasa loob pala yung switch ng ilaw. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Bali, ito yung ref namin. Yan, ito yung pangalawang ref namin ha. Yun yung laman niya. May mga sito, may mga juice, tapos may mga lemon. Tapos ito, paninda ni ate. Bali, yung tindahan namin pala na ate kasi tindahan ni mama, tapos tindahan ni ate. Ngayon, benta ni ate naman yung mga laruan. Yan, ito yung mga tindahan namin ng mga laruan. Tapos mga taas nun, dito yung mga school supply. Dahil malapit lang yung school sa harapan ng bahay namin mismo. Ngayon, pasukan na natin yung... Bali, ito yung tindahan. Ito yung mga tagpipiso, mga hayo sugo. Tapos dito namin nilalagay yung mga patis, toyo. Parang jowa mo may toyo. Gusto mo tsaksakin kong alagala mo, ha? Yung mga gatas, tapos yung mga... canned goods, tapos ito yung mga biskwit. Yan, mga biskwit. Tapos ito na lang yung mga egg. Tapos, yan, mga son. Kadalasan pag wala si mama, ang ginagawa ko palagi, NANI? OMAE WA MOU SHINDEIRU. Ito lang, magbubukas lang ng isang biskwit, tapos, makain. Sila kayahan. Tanga talaga. Nandiyaw na ako. Mamamam. Mamamam. 5 minutes later. Kadalasan nun, ako yung nagbebenta dito sa loob ng bahay namin. Guys, dito ako nakapwesto mismo sa bahay namin. Tapos, pag may klase si ate, sa loob siya, dito naman ako sa tindahan pag wala akong klase. Alternate lang kami, pag may klase ako, dun ako sa loob, tapos dito siya sa labas. Hindi lang, magdamag lang kami andito sa tindahan namin. Tapos matapos nun, magtapos na yung klase namin, sa loob na lang kami ng bahay. Tapos paggabi, andito rin kami nagbabantay. Pinasus kong ila parang madilim. Wow naman! Wow! Wow! Tapos dito yung mga diapers, mga napkin, tissue. Yeah. Yun, ngayon, papasok ko na kayo sa loob ng aming bahay. Ayun nga guys, ito yung malit na terrace namin kung saan dito kami kumakain tuwing tanghali. Tapos dito rin kami nagme-merenda kasi sobrang press ko dito kasi may puno sa harapan. Tapos dito pumapasok yung hangin yan. Ngayon, tapasokan na natin yung bahay namin. Tara. Yan, ito yung bahay, munting bahay namin guys. Tara! Bali, ito yung TV namin. Medyo malit lang siya. Hindi ganong kalakihan. Ngayon may kayabangan to. Ito yung gamit ni Mama, tapos ito yung wifi namin. Tapos ito namin nilalagay yung mga bag namin para hindi masyadong makalat. Tapos ito, cabinet ni Mama. Tapos ito yung salamin niya. Tapos
Yan, ito yung taas namin. Hindi pa masyadong gawa, hindi pa nagagawa ng kesame. Pero sa siguro pag okay na yung sitwasyon natin sa ano bansa natin, siguro baka bumalik na yung income namin. Kaya mapapagawa namin to. Kaya tapos yun, si mama nagpagawa ng attic sa taas. Para meron, in case na may baha or paglalagyan ng gamit, dyan na namin ilalagay. Kasi ito nga pala, ate ko panganay. Yan, tapos nasa Clark, Pampanga siya ngayon. Ingat ka dyan, ate. Alagaan mo yung sarili mo. Tapos ate kong pangalawa, yung kasama ko sa loob ng bahay. Nasa bayan sila bumibili ng gamit. Tapos ito yung sa hagdanan ng aming attic. Yan. Nahagdahan ang aming attic. Tapos ngayon, ito yung ginawa kong design. Kasi nakita ko to sa IG. Ngayon, tingnan yung resulta. Parang ang pangit tignan tuloy. Kaya... Pero ulitin ko to pag nagawa na yung sa gilid namin sa taas. Kasi hindi pa siya total na nagawa. Tapos yung design nitong bahay hindi pa tapos. Kasi nag-isip pa ako ng design. Tapos papalitan ko tong kulay na brown. Dark brown. Ngayon... Silipin natin yung sa taas lang ng konti. Yun guys, dito yung switch ng ilaw natin, yeah. Para ano, hindi kami masyadong makatay kasi sobrang laki namin kaya pwedeng-pwedeng yung mga maliliit dito. Ngayon papasilip ko lang ng konti. Tara. Yan, dito guys, bali dito yung, dito natutulog si mama, dito yung higaan niya. Pag tuwing tanghali, medyo mainit talaga dito. Surprise, motherfucker! Tapos kadalasan, dito rin nanonood si mama. TV kasi hindi na namin nagagamit dahil wala na nga kaming mapanood. Tapos, minsan pala guys, dito rin pala ako nagpapapawis. Nakaupo lang ako sa hagdanan para kahit paano nababawasan yung tamantika sa katawan ko. Oh my God! Wow! Yan, tapos dito na nilalagay namin yung mga gamit namin na hindi namin ginagamit. Tapos, yun. Sunod natin sa kusina namin guys. Ayun nga guys, ito yung kitchen namin. Ito yung pangalawang ref namin. Buksan, tara, pakita ko yung laman ng ref namin. Bali, ito yung laman ng ref namin sa taas. Puro ice water. Yan. Kasi kailangan namin mag-ipon para sa kuryente. Kaya para if in case na kailangan namin ng pera, at yun, gagamitin namin para sa pambayad ng kuryente. Yan. Tapos ito yung cabinet namin. Dito namin nilalagay yung mga kailangan namin pag may okasyon. Tapos ito. Yan. Ito pala yung mga milk tea namin at shake namin dati. Kasi dati nagbenta si ate ng milk tea tapos shake. Pumatok naman kaso yun nga naging busy na sa school, hindi na maharap ni ating magbenta. Bali guys, ito yung kwarto namin. Papasok ko kayo sa kwarto namin. Yan. Bali, ito hindi pa nalalagyan ng sapin kasi kakalaba lang. Tapos yung Dora box ko medyo manggulo. Wait lang. Matapos nyan, ito yung cabinet naman ni ate, hindi pa masyadong gawa, hindi pa masyadong pintura kasi wala pang pera. Tapos ito yung gubidan ng aming kwarto. Tapos ito yung gamit, dito namin nilalagay yung ibang gamit namin, tapos mga damit namin. Tapos yun, kadalasan dito natutulog si ate sa baba, dito naman ako sa taas. Pero si mama sa taas ng attic, bali dalawa yung kwarto namin. Pero kadalasan sinasabi namin kay mama na dito na lang siya sa kwarto kasi tumatanda na rin at umakyat pa sa hagdanan, kaya minsan dito na namin siya pinapatulog sa kwarto namin sa baba. Minsan sa labas guys, doon ako natutulog sa malapit sa may TV kasi pag may, in case na may nagnanakaw or may pumapasok sa bahay, at least ako yung andun sa labas kasi ako nga yung lalaki sa bahay namin, mag-isa ko lang na lalaki. Siyempre, kailangan kong protektahan yung pamilya ko. By the way, mag-isa ko lang na lalaki kasi wala na nga yung papa ko, namatay na siya nung 1 year old pa lang ako na pinanganak dito sa mundo. Yun, di ko na nakita, di ko na nakagisna ng aking ama, kaya saludo ako sa mga may tatay pa, mahalin nyo sila ng buong buo, at ang yung nanay, mahalin na mahalin nyo sila, huwag kayong gagawa ng anumang ikakasira ng tiwala nila sa inyo.
meron dapat tayo ibigay yung pagmamahal nila, di ba? Pag binibigay nila yung pagmamahal nila sa atin, dapat ibalik natin ng doble, triple, para kahit papano yung pagmamahal ng pamilya ay mas lalong tumibay pa. Next naman natin guys yung CR namin. Di ba dito namin sinishoot yung CR? Tapos ito yung CR namin. Yung CR namin guys walang nawasa kasi sa sobrang excite ni mama na maglagay ng tiles, nakalimutan na yung maglagay ng nawasa. Kaya kadalasan dun kami kumukuha sa labas tapos nilalagay namin dito. Yan, ito siya. Kasi di ba tapos sa taas, aayusin pa yan. Pag medyo okay na yung income, pwede na nating pagawa. Yun nga guys, pinakita ko yung kitchen namin. Ipapakita ko naman yung dirty kitchen namin. Tara. Yan, ito yung bali, ito yung dirty kitchen namin. Yan, hindi pa rin tapos yung sa taas namin guys. Ito namin nilalagay yung mga kawali na malalaki, kaldero na malalaki. Tapos ito, nakasayim lang ng kanin. Sindakan lang yan eh. Hey. Tapos yung plangganan, may rumarum, may kagawa napapakita. Tapos yun, dito yung tubigan namin. Mataas nun pag... Ah guys, bali nakalimutan rin namin maglagay ng nawasa rin dito kasi yun nga, na-excite si mga magpa-semento kaya nakalimutan namin. Siguro pag ano na, papalagay natin ng faucet. Tapos dito, dito namin nilagay yung mga pinugasan namin pagtapos na kami kumain, pagtapos na naghugas ng plato. Dito yun namin nilagay yung mga soft drinks namin pag bumibili kami kasi may benta kami soft drinks sa aming tindahan. Tapos dito naman kami nag... Kumukuha ng tubig, tapos dito kami naglalaba. Tapos sa taas namin sinasampay yung mga damit namin. Tapos guys, dito yung halaman ni Mama sa likod. Papakita ko lang ulit. What? What the fuck? Mama, yan, tapos ito karamihan, binibenta niya rin to kadalasan na nagtatanim siya, inaayos niya, tapos binibenta niya rin, tapos yan, pakita ko yung parang mini bonsai namin, yan, tapos dito yung mga halaman para ni Mama, tapos dito, tapos yun, sa taas namin, dito namin nilalagay yung gamit namin sa taas, mga hindi na, ginagamit, hindi ko yung By the way guys, ito na magtatapos ang aking house tour and update ko na lang kayo sa pagbabago ng aming bahay sa susunod na aking vlog. And kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kakalimutan i-like ang aking Facebook page and Instagram, I am JB Bagtas. And don't forget to like and share and subscribe my YouTube channel and click the notification bell for more upcoming videos. Bye!